Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Muli ay inyong makakasama upang magtalakay ng mga dagdag informasyon sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Ang ating pong topic sa gabing ito ay mga common problema sa pantog at kung paano natin ito matutulungan, maibsan yung mga problema. Ito pong si Bel Roque, ang kanyang katanungan po kasi, ang sabi po niya ay, siya daw, hello po Ma'am Rose, pinagpalang araw po sa inyo. Ako po ay merong mild pelve. Ito po kasi ay napakahirap i-pronounce. Ang sabi niya po ay itong sakit niya na to, bilateral, ibig sabihin both side. Ito po ay sabi nga ay meron siyang pelve calitisia. Ang sakit niya, ano kaya ang gamot pwede kong inumin? Mahigit pong isang buwan na po ako nagkasakit ang tiyan ko. Ang resulta lang po sa akin na gamot ay sakit sa tiyan. Sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Yan po ang kanyang text sa akin. Ito pong nasabi niyo pong problema, ito yung mga problema sa pantog na may kasamang UTI at saka yung retention ng ihi. Maaring ito yung mga sign ng bladder problem, meron kang hindi mo ma-hold yung ihi mo o kaya naglilik, tumatagas ang ihi mo at kailangan pag umihi ka ay kailangan ilabas mo kagad. Kung hindi, tumutulo siya tuloy-tuloy. Ito po kasing bilateral mild pelvocalestasia. Yan ang iyong sakit, no? Bilateral mild pelvocalestasia, no? Ano po ba itong pelviestasis? In short, no? Itong pelviestasiasis, ito po yung pagyang yung ihi ay nag-gather sa pinaka-basin ba, yung center of the kidney, ang yung pelvis. Kaya pag yung ihi mo nag-gather doon sa center of the kidney, yung pelvis, yung ihi mo ay medyo lumalaki, yung bato mo lumalaki kaysa sa normal. Ang condition na to ay yung both kidney mo ay apektado, left and right, no? Itong pelviestasis, ito po yung term na dinidescribe, dilated po yung renal pelvis. Para siyang pinaka-basin, no? Yung doon sa ating kidney, the center of the kidney, ang tawag natin ay pelvis, kung saan yung ihing na kokolekta ay nag-gather doon. Kaya syempre pag nag-gather yung ihi doon sa pelvis ay ito'y lumalaki na ikaw ay bilateral, both left and right kidney mo apektado. Kaya itong pelviestasis, ito'y term na dinidescribe na dilated, no, itong renal pelvis mo. Kaya ito pong bilateral pelvocalestasia, ang hirap pronunciation na pelvocalestasia, ito'y dahil sa infection. Meron kang abnormal na swelling ng yung pantog at saka yung passage ng ihi mo dun sa urinary bladder mo ay kumakapal. Kaya madali kang magkaroon ng infection sa pantog. Ano po ba itong pelvocalestasia? Ano po ba ibig sabihin na yung sakit mo yung pelvocalestasia? Ito'y term na ginagamit para i-describe yung abnormal swelling tapos dilated. Ito yung renal pelvis mo, yung gitna ng kidney mo kung saan nakokolekta yung ihi, kung saan naiipon yung ihi. No, doon sa renal pelvis na yon, doon ay ipon ng ihi, nariretain doon. Kaya
ito'y abnormal na namamaga, tapos dilated, bumubuka. Dahil sa dami ng ihing, naiipon doon. Ikaw, both kidney mo, left and right, bilateral eh. Mag-take ka ng vitamin C, ito'y at least 500 milligram lang to prevent infection lang. Kasi ang vitamin C, ito'y powerful antioxidant. Nagpapalakas ng ating natural defense. Nare-reduce ito, ito po ayon sa research, ay nakakatulong po ito para lumakas ang ating body's natural immune system at napapabilis yung healing process ng injury, katulad po ng sugat. Ine-encourage po yung production ng white blood cells, tinatawag nating lymphocytes. Ito po yung mga fighting cells natin. Protektahan tayo laban sa infection. Ang vitamin C po, ito'y supplement. Tumutulong din para ma-relax ang blood vessel na nagdadala ng dugo mula sa puso para i-distribute sa buong katawan natin. Kaya nakakatulong ito sa pagbaba ng blood pressure mo. Kaya nga po, ang vitamin C is a good for the heart. Kaya para maprotektahan ang ating cellula mula sa harmful molecule, tinatawag nating free radical, mag-take kayo ng vitamin C. Panlaban din ito sa cancer at saka mga mapamuksang sakit. Ito'y water-soluble vitamins, ang ating vitamin C chewable. Magandang inumin ito 30 minutes bago kayo mag-almusal. Kung gusto nyo pong umorder nito, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay lang yung pangalan, address at mobile number ninyo para ma-process ang delivery sa bahay nyo at ito ay ma-deliver sa inyo. Cash on delivery po ito. Ano po ba yung sanhi ng tinatag nating payelisiestesia? Ito yung common cause po. Ang sabi nga, maaring merong humaharang sa daanan ng ihi mo, pagitan ng kidney mo, at saka ng ureter. Ang ureter, ito yung maliliit na tubo, about 25 cm long, na nagdadala ng ihi mula sa renal pelvis papunta sa pantog natin. Yung abnormal flow ng ihi mo mula sa pantog to sa kidney. Kaya kung meron yung nasabi mong sakit, meron kang abnormal flow ng ihi, no? From the kidney papunta sa pantog mo. Ano nangyayari kapag ang iyong pantog ay namaga? Siyempre, itong mga ito, kapag meron kang urinary retention sa pantog, dahil ano nga, maaring merong obstruction at maari ding nawawala yung lakas ng muscle ng pantog mo, kaya ano po, minsan nagkakaroon ng pressure dun sa ihi mo, kaya sinasabi mo sumasakit ang tiyan mo. Kasi siyempre, pag yung ihi mo, hindi mo lahat na ilalabas, kaya sumasakit ang tiyan mo. Kaya sinasabi mo, sumasakit ang tiyan mo. So, binibigyan ka ng gamot ng doktor para mawala lang yung parang pain reliever lang. Pero yung talagang source ng sakit mo, hindi nila nabibigyan ng gamot. Kaya itong problema mo na sa bato mo, na yung renal pelvis, yung sa gitna ng kidney mo, kung saan naiipon yung ihi, maaring may bara, o kaya talagang mahina yung muscle mo, kaya po yung ihi mo ay minsan hindi mo na hold, minsan nare-retain yung ihi mo doon. So pag nare-retain ang ihi, nag-i-invite ito ng bakterya. Mag-inom pa lagi ng tubig. Paalala mo na po sa ating Super B Complex, ito'y 8B vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Ito yung mga essential vitamins na nagko-contribute sa ating overall bodily function. Ang Super B Complex po meron direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism. It converts food into energy. Kaya kung anemic ka, maputla ka, madali kang manghina. So tumutulong ang Super B Complex sa pag-produce ng red blood cells. Alam mo itong sakit mo na mild pelvocalciestasia, no? Mahirap nga ang ano siya,
mild pelvic, nanggaling sa salitang pelvic, yung calisthesia, ito po ay ano po ba ang treatment dito? Depende kung saan yung bara at kung saan yung located ng problema. Kaya kung merong bara, tatanggalin yung bara. Kung may kidney stone ka, o merong blood clot, o kung may tumor. Kaya ngayon, hahanapin nila yung obstruction doon. Kung may infection ka, nare-resetahan ka ng antibiotic para ma-prevent yung infection. Itong problema mo nga, itong pelvocalisthesia, ito po isang fancy medical term, dinidescribe yung structure ng kidney mo. Kaya dapat maganda na pumunta ka talaga sa specialist sa bato, sa urologist, para mabigyan ka ng tamang treatment at saka yung cause ng blockage or bara dun sa loob ng renal pelvis, yung gitna ng kidney mo, kung saan naiipon yung ihi mo. But mostly yung mga obstruction or blockage ay sanhi ng kidney stone. Ang kidney stone nagko-cause ng blockage, kaya papunta yung sa urethra, kaya minsan kailangan ito ng surgical intervention. Siyempre, ang doktor ang nakakalam kung ano talaga yung itsura ng kidney mo, kaya kailangan ay meron ka laging follow-up sa doktor para matulungan ka. Kasi itong problema mo na to ay doctor's management or hospital management, itong problema mo na to. Pag masatansyan mo, makakatulong yung crystal oil. Yung crystal oil natin, analgesic, bisabihin painkiller. Merong soothing, cooling effect dahil sa taglay niyang menthol. Nare-relieve yung mga arthritic pain, stomach pain, rheumatic pain, stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, sakit ng ulo at pangangalay. Nakaka-relieve ito ng irritation sa katawan, bawa napilay ka, nabukulang ka, nagkapasa ka, masakit ang lalamunan mo, ihaplas mo, barado yung ilong mo, amuyin mo. Nakaka-relieve dito ng asthma attack, cough and cold. Maganda to sa may varicose vein at high blood, nakaka-stimulate ng blood circulation. Kung may migraine ka, may headache ka, ihaplas mo yan. Kung meron kang acid reflux, i-massage mo sa sikmura mo. Hindi ka kakagatin ng lamok pag inaplas mo to sa balat mo. Ito pong crystal oil natin ay 60 ml, 400 po ang presyo nito. Pag bumili kayo ng tatlo, ay 1,000 lang. Makakatipid kayo ng 200. Ano po ba yung possible complication pag meron kang urinary retention na natili yung ihi mo doon sa renal pelvis mo? Maaring kapag nanatili yun, syempre sasaktan tiyan mo at saka yung nag-i-invite ito ng infection at pwedeng ma-damage yung kidney mo to. Kaya po ngayon yung nagkakaroon ka ng paulit-ulit na UTI, urinary tract infection. Yung pong activated charcoal natin, natural remedy ito, ito yung maganda sa digestive problem. Kung meron kang food poison ka o nagtatai ka, meron kang kabag o sinisikmura ka, bigay ka ng digay, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, bigyan mo ng break ang digestive system mo. Ang activated charcoal, ito po yung nagpo-promote ng healthier digestive tract dahil tinutulak, inilalabas yung toxin para hindi ma-damage yung kidney, para yung mga toxic burden sa katawan ay ma-enlighten, huwag kang mabawasan. Kaya kung ikaw po yung nagkaroon ng impression sa sugat o rabies, kagat ng aso o pusa o kalmot, hugasan mong mabuti, tubig at sabon. Pagkatapos ay patuyuin mo, lagyan mo ng agwaksinada o kaya yung betadine. Tapos lagyan mo siya ng activated charcoal, yung open wound, no? Iwas tetano. Ang activated charcoal po natin, natural treatment yan.
para i-pass out sa body mo para hindi niya tumabsorb, may lalabas to. Very safe and effective treatment sa poisoning and drug overdose. Nagpe-prevent ang hangover, tanggal ang pagkalasing mo pag nag-take an activated charcoal. So, pagka meron kang urine retention sa ano mo, sa yung pelvic ano, bay, yung, sa yung kung saan naiipon yung ano, yung sa pelvis, naiipon yung ihi mo, at least mag-mihi ka at least 3 once every 3 or 4 hours, no? Mihi ka. Yung pag-hold ng ihi mo sa pantog mo for too long ay nakakapagpahina ng pantog yung bladder muscle mo. At ito'y pwedeng mag-cause ng infection. Kailangan magkaroon ka ng relaxed position habang umiihi ka. I-relax mo yung muscle sa palibot ng pantog para hindi ka hirap umihi. Sa babae, ay umupo ka, mag-relax ka, at umupo ka sa isang toilet seat, yung malambot. Baka sa tigas, masakit akwit, no? Kaya, meron kang enough na oras sa ihi mo yung hindi ka nagmamadali. Meron kang oras para fully i-empty mo, alisin mo yung laman ng pantog mo habang umiihi ka. Huwag kang mag-rush, no? I-allow mo na meron kang fully empty the bladder. Pag umiihi ka, kailangan po ay take time, no? At saka pag umiihi ka, punasan, magpunas ka, huwag mong pabayaan na hindi ka naghugas. Kailangan pagka umihi ka, mapababae o mapalalaki, hugasan mo yung penis mo. Yung babae naman, hugasan mo yung vagina mo, no? Mula sa harapan, tapos tumatagos hanggang doon sa may puwet ang tubig. Pag magpatuyo ka na, ang punas mula sa harapan hanggang doon sa likod ng doon sa may puwet na, no? Front to the back para yung mga bakterya ay hindi makapasok dun sa urethra. Ito yung importante lalo na after bowel movement. Pagka babae ka, after sexual activity, maraming mga bakterya makapasok sa yung ano, vaginal cavity o sa urethral opening. Kaya yung after sex or before sex, uminom ka ng tubig at maghugas ka para mabawasan ang panganib sa infection. Paalala po muna sa calcium, magnesium, and other mineral, ito'y nakapagpapalakas ng buto, nagpapamaintain ng healthy cardiovascular system, at ang ating calcium, magnesium, nagtatransmit ng nerve impulses, nagre-regulate ng muscle function, piniprevent yung muscle cramps. Ang calcium, isang susi, natural remedy, palaban sa pagkahilo. Ito po'y pang-iwas sa osteoporosis. Ito rin po'y pampatibay ng ating buto. Nakakapagtulong ang calcium sa pag-release ng melatonin. Kinakailangan to para sumarap ang tulog mo. Kaya para ano, para matulog ka ng masarap, kailangan uminom kayo ng calcium, magnesium. Available to sa patubay sa kalusugan. Alam mo, dahil nga yung problema mo, yung ipunan ng ihi dun sa mismong kidney mo ay mahina or merong bumabara or very weak yung muscle na yon. Yung ano, yung pelvic floor exercise makakatulong sa iyo. Gawin mo lang bago umiihi ka, iihi ka. I-hold mo iihi ka, bagsak mo yung ihi mo. Magbilang ka ng 1 2 3 4.
Yan. Di, one, two, sa isip mo lang, magbilang ka. After nagbilang kang 1, 2, 3, 4, i-hold mo yung, ipigla mong kontrolin yung ihi mo. Magbilang ka rin ng 1, 2, 3, 4. Sa isip mo yon. After that, umihi ka ulit. So, yun po yung tinatawag nating pelvic floor muscle exercise. I-hold mo yung ihi mo sa pantog mo. Itong daily exercise na to, nakapagpapalakas ng muscle para yung ihi mo ay hindi mag-leak pag ikaw ay nagbabahing, tumatawa, o meron kang binubuhat. O kaya minsan meron kang urgent urges na umihi ka, ay tumutulo na lang. Eh, lalo na kung nasa public place ka, di nakita, tumutulo yung ihi mo. Eh, laki-laki mo na, di ba? Meron kang sudden urge to urinate. Kaya itong pelvic exercise na to, nakakatulong para ma-prevent yung infection. Nagpapalakas din ito ng muscle para ma-hold mo yung ihi mo. Ang underwear mo dapat, loose fitting clothes at cotton underwear ang gagamitin mo. Kasi pag nagsusuot ka ng loose cotton clothing, napiprevent yung area around the urethra na para maiwasan, para hindi ka ma-impression. Kaya magandang cotton, panty cotton, para yung moisture ma-absorb niya, hindi mag-growth yung bacteria. Kasi pag gumagamit ka ng nylon, hindi yung moisture, kasi umihi ka, pumupo ka, merong moisture sa yung private parts. Pagka ito ay hindi ito na absorb yung moisture na yon, matatrap yun, mag-growth yung bacteria. Kaya kailangan ang iyong underwear ay cotton. Ang exercise regularly, like yung dancing, walking, ito'y napiprevent yung bladder problem as well as constipation. Kasi po, ito kasing yung problema sa pantog, may connection sa constipation. Kasi pag constipated ka, di marami kang duming na retain sa bituka, ay madadaganan yung mga internal organ natin dito, nagkakaroon ng pressure, kaya pati yung pag-ihi mo, pati pantog mo, apektado. Kaya kung nais mo magkaroon ka ng healthy bladder, prevent constipation, no? Para ma-prevent ang constipation, pagising nyo sa umaga, inom kayo ng tubig. Agad-agad, 2 to 3 glasses of warm water every morning. Tsaka, i-maintain mo yung healthy weight. Huwag kang magpapataba. Kasi yung mga extrang taba, lalo na ang laki-laki ng bilbil mo, kapal-kapal ng bilbil mo sa puson, sa tiyan, nagkakaroon ng pressure ito sa pantog. I-maintain mo yung healthy weight mo, kasi pag overweight ka, mataas ang panganib na mag-leak yung ihi mo, no? At saka magkaroon ka ng healthy food choices at maging physically active ka at para manatili ang weight mo, hindi ka tataba. At saka babantayan mo syempre yung kinakain mo. Yung mga tao merong bladder problem kasi apektado yung pantog mo pagka nagkaroon ka ng yung retention ng ihi doon sa kidney mo, no? Kaya ngayon po, iwasan mo yung mga pagkain, inumin tulad ng soda, artificial sweetener, spicy food, citrus fruit and juices, tomato-based food, lalo na yung mga pizza, di ba, may tomato-based food yun. Nagiging worse yung kidney problem mo. Change mo yung diet mo para you will feel better, di ba? Inom kayo ng sapat na tubig kasi ang kalahati ng weight ng katawan natin ay tubig. Kaya yung inom ka ng sapat, no? Kaya syempre ang magsasabi sa iyo gaano kadami yung tubig na inom mo, yung doktor mo. Kaya syempre yung tubig na kailangan natin depende sa timbang mo, depende sa height mo, lalaki ka ba o babae.
Kaya yan po, ang tubig na iniinom natin, depende kung ano yung size natin, ano yung gender natin, at saka ano yung edad natin. O may sakit ka ba sa puso, may sakit ka ba sa kidney, ganon. Kaya yung pag-inom ng tubig, para ano, maiwasan mo yung problema sa pantog o infection, ay magpa-check up ka sa doktor. Kaya po, alam mo, yung mga taong hindi mahilig uminom po ng tubig, time will come, magkakaroon ka ng kidney failure or heart disease. Kaya dapat tanungin mo yung doktor mo para maging healthy ka. Huwag kang pala inom ng alak o caffeinated drinks, no? Kasi yung alcohol, nagiging worse yung kidney problem mo, pati yung bladder problem mo, pati yung caffeinated drinks. Kasi yung caffeine na nasa kape, nasa tea, and most soda, ito'y nakaka-bother sa ating pantog at saka sa renal pelvis. Kaya po, nagkakaroon ka ng urgent or frequent urination. Kaya dapat i-cut down mo yung mga nasabi ko na yon. And avoid constipation. Kasi ang too much na dumi, nag-build up sa colon mo, tinatawag natin constipation, nagkakaroon ng pressure yan sa pantog at ito po'y pwedeng mag-cause ito ng swelling. Kaya kumain kayo ng maraming gulay, prutas, gulay, minum kayo sapat na tubig, active ka para ma-prevent po yung constipation. Huwag kang manigarilyo. Maraming mga kidney problem or mga pelvic problem, yung renal, no, yung ipunan ng ihi, nagkakaroon ng problema kung naninigarilyo ka. Madali kang magkaroon ng bladder cancer pag nag-smoke ka, pag nagkaroon ka ng problema doon. At saka mayroong mga medication na nagko-cause ng bladder problem. Yung mga medication na nakakapag-calmante ng nerve. So, nagko-cause ito ng problema sa pantog. Kaya inulit ko, ang pinaka-fastest way na ma-cure yan, lalo na kung nagkakaroon ka ng infection, re-resetahan ka ng antibiotic ng doktor. Dahil masakit ang tiyan mo, maring dahil doon sa na-retain na ihi doon sa renal pelvis mo, kaya sumasakit ang tiyan mo. Kaya completely kailangan ay meron kang follow-up sa doktor. Alamin talaga kung meron kang urinary retention, masakit talaga yon. Pag meron kang naipon na ihi at na-retain doon, masakit talaga yan. Kaya may mga home remedies na pwedeng gawin. Halimbawa, yung mga iniinom yung sambong, mga salabat, di ba? Maganda yan. Siyempre, pwede mong i-discuss yung mga option na yan sa doktor mo. Kaya iwasan mo lang yung mga acidic and spicy food. Nakakairita yan sa kidney mo. Tulad halimbawa po yung mahilig ka sa sili, maanghang, no? Mga chili sauce, curry powder, ganun. Iwasan mo yan. Lalo na po yung mga Mexican, Thailander, Indian, Korean, mahilig sila sa spicy food. Iwasan mo rin yung artificial sweetener. Ito po ay pwedeng mag-cause ito ng problema. Yung artificial sweetener na yan ay hindi po maganda sa kidney mo. Lalong lalala yung mga urinary retention, yung mga processed food na yan, ay iwasan po ninyo, no? At saka iwasan nyo po yung mag-skip ng meal. Nag-i-increase sa panganib sa constipation, kaya iwasan mo yung pag-miss ng meal, pwede kang mag-cause din ito ng urinary retention, no? Iwasan mo din yan. Kaya ngayon, ito pong mga pagkain na dapat nyong kainin ay kumain kayo ng banana. Ito po yung magandang snack. Ito yung magandang isama mo sa mga cereals mo, smoothies mo, ang saging. It's good para sa ating pantog. Ang patatas, ito yung maganda sa kalusugan ng ating kidney, no? Sa ating bladder.
Kaya itong itlog din, mayaman sa protein, kinoconsider na common beneficial food sa maraming bladder condition. Kaya ito po yung mga kalabasa, kumain ka rin, maganda. Lean protein, mga low fat like chicken, no beef, low fat, ganon. Lalo na po kung binibake mo yan, ini-steam mo lang siya, at hindi masyadong maraming mantika. Pwede kayong uminom ng sabaw ng nyog, yung coconut water. Ito po, merong electrolyte, na ito po yung magandang remedy sa maraming problema sa urinary tract. At meron siyang diuretic property, nagpo-promote itong urinary output. Pwede rin kayong uminom ng pineapple juice, similar sa coconut water. Mag-inom din kayo ng carrot juice, nakakatulong sa urinary retention at magiging healthy, nare-relieve yung burning sensation at tumutulong para hindi ma-retain yung ihi mo, no? Mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid, anti-inflammatory properties, very useful ito sa management ng inflammatory like asthma and autoimmune disease. Ang omega-3 po ay meron siyang ability to lower the risk of heart disease. Ito pong omega-3 nakakapagpababa ng bad cholesterol at nakakapagpababa siya ng triglycerides. At napapabagal yung hardening of the arteries na pi-prevent ang heart attack, stroke. Merong important role ang omega-3 sa brain function and development. Kiniklaim po ang omega-3 to improve your brain function sa mga tao mayroong memory problem. Para maiwasan ang Alzheimer's disease, it boosts your memory. Isama mo omega-3 para to sharpen your memory. Kung gusto niyo pong umorder nito, i-PM nyo lang ako sa aking Patnubay sa Kalusugan page, no, official Facebook page. Bigyan nyo lang yung name, address, at CP number nyo para ma-process ang delivery sa bahay mo. Cash on delivery po ito. Marami po kung na kayo po ay nakikinabang sa ating programang Patnubay sa Lusugan. Kung i-share nyo po itong program na to sa friends ninyo, i-share nyo, i-follow nyo, then i-click nyo po yung like. Malaking tulong po ito sa programa natin. Sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. Click mo yung subscribe under ng name ko, Rose Alfonso. I-click mo rin yung bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Dadako po tayo ngayon sa ating food for thought, Luke chapter 11 verses 1 to 3. At nangyari na siya'y nanalangin sa isang dako. Ito po si Jesus. At siya'y natapos at sinabi sa kanya, isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, ito ang inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa aming araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakainin. Kaya nga po yung ating panalangin, Lord, give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin ang araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakainin. Kaya ibig sabihin nito, help me to trust in your provision each and every day. Kaya ibig sabihin po nitong pwedeng literal na pagkain, pero ang spiritual din ito, ang ibig sabihin nito sa spiritual meaning nung give us this day our daily bread, ito'y nakakatulong para magtiwala tayo sa mga provision, blessing ng Diyos sa araw-araw para mawala yung mga pagkabalisa at saka yung bagabag ng kalooban. Kung tayo po'y nananalig, nagtitiwala sa Diyos dahil ang ating panalangin, give us this day our daily bread, ito po'y malaking tulong sa ating panalangin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.